Kailan lang ay nagdeklara si Putin ng isang mobilization? Imbis na mga volunteer na sundalo, pinipilit na ni Putin ngayon ang mga Russian citizens na maging sundalo at lumaban sa Ukraine. Kaya naman, hindi nakapagtatakang umaalis na ng bansa ang maraming mga Russian citizens. Tinatayang mahigit 360,000 na Russian citizens ang umalis na ng bansa. Marami sa kanila ay tinawid ang border ng Russia sa Georgia para matakasan ang conscription. Yung iba naman, tinawid ang border ng Kazakhstan at Russia. Marami ring nag-book ng flight sa iba't ibang bansa. Yung iba sa mga tumakas, pinadalhan na ng mensahe na kailangan nilang lumaban sa Ukraine. Hindi nakakagulat na maraming mga Russian na ayaw mamatay para kay Putin. Lalo na ngayon na wala ng pag-asa ang Russia na manalo sa gera. Mas marami pang Russian ang tumakas sa bansa kesa sa sumagot sa tawag ni Putin na maging sundalo. Bagamat maraming Russian ang tumakas, marami ring napilitan na maging sundalo. Marami sa mga nadrop ay nagrereklamo na walang kwenta daw ang living conditions nila, tapos kulang daw ang training at equipment nila, pero pinadala pa rin sila sa front lines. Ang pagsasagawa ng mobilization ng Russia ay isang ebidensya na talagang binura ng Ukraine ang sobrang daming mga sundalo ng Russia. Sabi ng kanang kamay ni Putin na si Shoigu na 5,000 pa lang daw ang namamatay na Russian soldiers. Pero kung ganun, walang dahilan para puwersahin nila ang mga Russian citizens na maging sundalo. Kaya naman, maraming mga Russian ang nare-realize na sobrang palpak talaga ang ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Ang tunay na dahilan kung bakit nagmo-mobilize na ang Russia ay dahil nauubusan na ang Russian army ng sundalo. Lampas 56,000 na ang mga sundalo ng Russia na nasasawi sa Ukraine. Hindi pa kasama sa numerong iyon ang mga sundalong sugatan at hindi na makalaban. Hindi rin kasama doon ang mga tumakas at sumuko sa Ukraine. Noong July ay nagsagawa ang Russia ng malawakang opensiba at nakakuha sila ng konting teritoryo. Kaso sobrang daming sundalo ng Russia ang nasawi. Kaya naman, nang matapos ang opensiba ng Russian army noong July, hindi na ulit sila nakapagsagawa ng malawakang opensiba. Sobrang hina na kasi ng Russian army. Yung buong pwersa ng Russian army naubos sa isang opensiba lang, kung saan sobrang onting teritoryo lang ang nakuha nila. Kaya naman, sobrang palpak talaga ng strategy. Tapos ngayon, nabawi na ng Ukraine ang marami sa mga teritoryo na ninakaw ng Russia. Walang rehiyon sa Ukraine na nasa full control ng Russian army, kaya kitang-kita na hindi nila kayang hawakan ang mga teritoryo na ninakaw nila. Posibleng bago matapos ang taon, nabawi na ng Ukraine ang karamihan sa mga teritoryo nila. Pag nangyari yun, sobrang mapapahiya si Putin dahil wala siyang napala sa gera, kundi pahinain ng Russia. Hindi niya rin mapipigilan ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Yun pa naman ang isa sa mga sinasabi niyang dahilan kung bakit nilusob ng Russia ang Ukraine. Kaya naman, hindi nakapagtatakang marami ang tinuturing si Putin na isa sa mga pinakawalang kwentang naging pinuno ng Russia.